kinislice ko na lang ng maninipis yung beef dahil late na ako nakauwi. Nag-errands ako. So, yung beef, garlic, white onion, laurel leaves, and then peppercorn. So, pakukuluan natin to. So, pakukuluan natin siya and then simmer after. Cover na natin. So, habang pinapalambot natin yung beef, gawin na natin yung sauce. So, lagay tayo ng butter. Little bit of olive oil. Onions. Then, lagay tayo na ang garlic. Then, portobello mushroom. And, button mushroom, yung incan. Pwede naman, actually, hindi ako, mas madalas hindi ako gumagamit nitong incan para dito sa beef with mushroom. Pero, para lang makita nyo na pwede naman siyang gamitin dito kung wala kayong portobello. Kasi, honestly, iba yung nabibigay na lasa ng itong portobello mushroom mismo. Kaya kahit sa lahat ng pasta na kailangan ng tawag nito, mushroom, or gusto mo maglagay ng mushroom, ito talagang ginagamit ko, hinahaluan ko lagi ng portobello mushroom kasi iba yung lasang nabibigay na. Yan, lutuin muna natin ng konti yung mushroom. Then, lagay na natin yung cream of mushroom. Itong cream of mushroom ko guys, ano to eh, galing din dito sa portobello mushroom na blender ko and then nilagyan ko ng cream. Pag kulang, pwede naman kayong mag-add on ng cream. O pag sobrang lapot, kuha kayo ng beef stock dun sa pinagpakuluan nyo nung baka. Then, add tayo later ng water na galing dun sa beef stock. So, yan. Kumuha ko ng beef stock. A little bit of white pepper. Pwede rin naman tong black guys kung wala kayong white pepper. Then dried rosemary. Pwede namang fresh. So ayan, para mamaya, hihalo na lang natin yung beef. And then lilipat natin siya sa sizzling plate. Kasi mas masarap to na ano eh, mainit. So, para hindi siya lumamig, lagay natin siya sa sizzling plate para hindi siya basta-basta lalamig. Ayan o, so kumbaga tatansyahin nyo lang para hindi naman siya naging sobrang runny. Creamy pa rin. So, balikan lang natin yung beef. Tignan natin kung malambot na. And then, ihalo na natin dito. Habang inaantay natin lumambot yung beef, gawin na natin yung soup. So, lagay tayo ng olive oil. Onions. So, carrots. Celery. And fresh thyme. Meron ako ditong stock ng galing sa native na chicken. So, yun yung gagamitin natin pang sabaw. Then, lagay na natin yung chicken. White pepper. So, ayoko yung may nakikitang black-black dyan. So, mas gusto ko pag mga clear soup, white pepper yung ginagamit ko. Saka mas gusto ko yung lasa ng white pepper pag mga ganitong soup eh. Mas masarap yung lasa niya. And salt. Pwede rin kayong maglagay ng butter dito kung gusto nyo. Pero healthy-healthyhan tayo ngayon. So, lagay na natin yung native chicken stock. Yan, kita nyo kung gano'n siya ka-yellow. Ayan, pakuluan muna natin siya. So, yung soup, ilalagay na natin yung pasta or yung fideo perla. Ito yung ano eh, nabibili nyo sa grocery na instant, yung noodles na kasi ayan, payat. Hindi ko lang sure kung meron sa area ninyo kasi imported ko. Pero, pwede naman yung spaghetti ang gamitin. Ito na yun guys. Mabilis lang talaga siya. So, cover muna natin. 5 to 10 minutes and then okay na to. So, okay na to. Off ko na yung gasol. And then, lagay tayo ng lemon zest. 1 teaspoon lang yan. Depende sa dami ah. And lemon juice. A little lang.
Ang tanggal lang ng umay. And then, siyempre, tikman nyo rin. Baka mamaya naman eh. Kulang sa alat. Yan, di ba? Ito yung binibili natin sa mga grocery. Na chicken noodles. Pero this time, ginawa natin from the scratch. Kasi nga, hindi naman ako bumibili nyo. Nakakatikim ako nung bata ako. So yan, pag malambot na yung beef, lalagay na natin dito yung napalambot. And then, ililipat natin ito sa sizzling plate after. Actually, kahit anong part ng beef naman yung gagamitin dito yung pwede rin kalsiran, kung ano yung pinakamurang part, pwede naman. Kung ano yung kaya ng budget, pwede rin. Kasi hindi naman mura ang baka ngayon, ang beef dito sa Manila. Nasa 500 plus na yung pinakamura. Ang per kilo. Kaya lang muna natin siyang mag-boil and then dinipat na natin siya sa sizzling plate. So ito, once kumulo na, pwede na natin ilipat sa sizzling plate. So actually, kung natamad kayo maghugas, pwede na lang ito na mismo eh. Kung gusto nyo ng medyo may presentation, so yan, antayin ko lang na uminit yung sizzling plate and then ililipat na natin ito dun. Pero sabi ko nga hindi nyo ma-achieve yung lasa nito unless or kung ito lang ang mushroom na gagamitin nyo, hindi nyo siya ma-achieve yung lasa ng niluluto ko. So dapat meron tong isang mushroom na to, yung portobello mushroom. Para ma-achieve nyo yung lasa kasi may binibigay siyang certain distinct na lasang mushroom talaga. Kasi nga mushroom naman talaga siya. Pero iba yung distinct ng lasa nito eh. So magiging bland siya if button mushroom lang yung gamit niya. Di ba kamamaya masisi ako. Hindi naman masarap yung ganyan. Kasi wala kayong portobello mushroom. Although pwede pa rin naman to. Alapan nyo na lang. Kaya lang, yung certain distinct ng portobello mushroom, wala pa rin. Wala siyang depth kumbaga. So, iba pa rin talaga yung portobello. Kaya halos lahat ng recipe ko na nilalagyan ko ng mushroom, must have ko to, hindi pwedeng wala.